Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating pagisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa ating Panginoong Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod, sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, pinayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o mataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipinararangal sa inyo, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo sa Espiritu at kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. O ang inyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw, sa maghapon, ay siya kong iniisip. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Kasama ko sa tuwi na iyaong mga kautosan, kaya ako'y dumurunong nang higit pa sa kaaway. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit, pagkat ang aral mo turo ang laman ng aking isip. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Ang taglay kong karunungay higit pa sa matatanda, pagkat ang iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Di ko gustong matutuhan ang ugali ng masasama. Ang hangad ko na masunod ay ang iyong salita. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin.
Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos, ang lahat po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Binalumbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito, Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum." At nagpatuloy ng pagkasalita si Jesus, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel nung kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taot kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta ni Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kitongin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay iilan-ilan, no, sapagkat maulan. Kaya atin ding isama sa ating panalangin ang napakaraming bayan ngayon na lubog sa baha. Dahil sa patuloy na pag-ulan. At tayong naririto sa Batangas, hindi masyado binabaha, pero sa kalapit bayan natin, lalo ngayon sa parteng Quezon, kita natin ngayon sa Maynila, ano, marami na ang lubog at marami na ang kailangan ng tulong. Ating tingnan ang mabuting balita na ating napakinggan. Si Jesus ay nagsalita pagdating niya ng
Nazareth, galing yan sa pagmimisyon at nagpunta sa kanyang sariling bayan. Akala niya isa'y tatanggapin ng maayos, no? Pero nung siya'y bumasa ng kasulatan galing sa kay Propeta Isaías, nung mabasa niya, ang lahat ay nagtanong, bakit napakahusay nito? Saan galing ang karunungan nito? No? Di ba ito'y ating lamang kasamahan dito? Anak ito ni Jose. No? Anong sinabi ni Jesus sa kanila? Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ibig sabihin, talagang ipinapakilala niya na siya ang Mesiyas. Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita, ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, sa mga bulag na sila'y makakakita, at bigyang kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Ang akala ng mga Israelita, ang Mesiyas, ang gagawing pagkapahayag ay mula ngayon ay hindi na tayo matatalo sa anumang labanan. Yan ang iniisip nila, na ang bayang Israel ay muling ating ibabalik sa kanyang kaluwalhatian nung kapanahunan sa lumang tipan. Pero ngayon, iba ang kay Jesus. Ang kanya, makarating sa mga dukha ang mabuting balita. No? Ganyan ang kanyang pahayag. Kaya hindi matanggap ng kanyang mga kababayan. Bakit ganito ang Mesiyas? Bakit ganito ang lalabas na Mesiyas? Ang kanyang pagpapahayag ay tungkol sa pagpapagaling. Ang kanyang pagpapahayag ay tungkol sa pagtanggap at sa mga mahihirap, sa mga dukha. At ganun din, reconciliation. Ibig sabihin, pagbalik loob ng mga makasalanan. Yan ang kanyang ipinapahayag. No? Kaya gulat na gulat sila. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ano, ganyan ang approach sa atin ng Diyos ngayon. No? Na nawa, ipahayag din natin ang mabuting balitang ito. Kaya nga, kanina ko po'y nakikinig sa isang refleksyon ng pari, sabi niya ay, paano mo ipapahayag ang mabuting balita sa panahon ngayon? Ano yung good news ang dadalhin mo sa iyong kapwa ngayon? Pag-uwi mo ng bahay, ano yung good news ang dala mo? Marahil may mga kaibigan kang sa panahon ngayon na kailangan ng good news mula sa iyo, kailangan ng tulong mula sa iyo. Ano yon? Ano yung good news na manggagaling sa iyo ngayon? Sa Jesus, ang dala niyang mabuting balita ay tulungan ang mga mahihirap, ang mga may sakit, gumaling. Kita ninyo, tayo ngayon naririto, tayo nagkakasama sa National Shrine. Marami tayong intensyon na dala-dala, no? Nahingi tayo ng good news kay Padre Pio na tayo ay pagalingin sa ating sakit, na tayo ay pagkalooban sa ating hinihiling sa Kanya. At naway, tanggapin natin sa ating pag-uwi ang mabuting balitang ito. At ganoon din nawa tayo, pag-uwi natin sa tahanan, dapat meron kang mabuting balitang dala. Good news, no? Naway hindi bad news, no? Kita rin yung nangyayari sa palibot natin ngayon. Naway tumulong tayo sa mga nangangailangan ngayong panahong ito. Yan ang good news para sa mga dukha, sa mga mahihirap. Sa Jesus ay maligaya sa atin kapag makikitang dinadala mo sa mga dukha ang mabuting balitang galing sa Kanya. Para po sa mamaghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagpapala.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagkabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya yon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaaling namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Tayong lahat, ating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalusalo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilaan upang ang kagandahang loob mo, ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan at nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat.
Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, narito po sa atin ngayon ang imahe ng Mahal na Birhen ng Loreto, ang ina at reyna ng Sampaloc, Maynila, at patrona laban sa sunog at sakuna. Mananatili po siya dito hanggang September 7, pagkatapos ng misa pasasalamat sa ikapito ng umaga. Halina at makiisa sa mga gawain ng kanyang pagbisita upang mas lumalim ang ating pananampalataya, pagmamahal kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang ina. Ikatlo, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halong langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Santo Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikaapat, bahagi ng ating gawaing pagdiriwang ng kapistahan ni Santo Padre Pio, tayo po ay magkakaroon ng free medical consultation dito sa pambansang Dambana sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association sa darating na September 15. Kami po ay nag-aanyaya sa mga nagnanais magpakonsulta sa mga doktor ng pedia, OB-GYN, ENT, opta, dental at surgical. Ito po ay bukas sa kahit anong edad. Mangyaring magtungo sa opisina ng pambansang Dambana upang magpalista hanggang September 10 lamang po. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ng mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.